good morning po. Kamusta po tayong lahat? Welcome back po muli dito sa aming channel. Bali, today is February 21, araw po ng Miyerkules. Kaya kapag araw ng Miyerkules, pwede po yung advance payment para sa mga manggagawang construction. So ito mga karosi, ipagpapatuloy po natin yung ating ongoing project dito sa Phase 1. Yan, may deployment na po tayo dyan, tiling, finishing carpentry. Ayan nga, kahapon nabanggit ko, medyo marami at matrabaho po yung house improvement. Kahit po nasa inner unit lang, napakadami naman po ng finishing carpentry. Lagi nyo tatandaan, yung pag-a-assemble, kung gaano kadami, ganun din kadami yung trabaho ng mga finishing, kagaya ng mga pintor. Siyempre, may mga installation pa yan ng mga accessories. Tapos mga karos, ay pagpapatuloy din natin yung ongoing project natin dito sa Phase 4, overall paint. Tapos yung third project natin dito sa Phase 4, ayun niya, pang turnover na. Pakiabangan na lang po mga karos yung final video para mabigyan din po namin kayo ng full details at saka idea. Mashoot din natin ng before and after at saka ma-final video natin. E abangan nyo na lang po mga karos para sa final video. Pagpapatuloy din natin yung ongoing project natin dito sa Phase 6. Meron tayong tatlong atina na ginagawa dyan. Yung sa first project, gate and grills tayo. May masilya at may mga electrical according dun sa ating contract. Doon naman po sa second project, tiling works na tayo. At saka yung CHB laying para sa plan box. Third project natin dito sa atina, sa may Phase 6, yung ating excavation pa rin according sa plano ng ating structural. So ito mga karos, samahan niyo po muli kami ngayong araw po ng Miyerkules. Enjoy watching po. God bless. Tara! Dito na tayo sa Phase 6 muna. Ayan. Phase 6 tayo. Attendance. Attendance, attendance. Ayan si Chi Chi. Good morning, Chi. Good morning, Marvin. Good morning. Good morning, boss. You know? Excavation pa rin dito. Matigas ah. Kaya ginagamitin na ng chipping gun. Yan ang ginagamitan na ng chipping gun. Tigas. Yan naman po. Yan ang gagawin po nila hanggang sa matchip po natin yung yung lalim at saka yung squareness ng ating excavation. Andito si Bilog. Good morning, Log. Good morning. Good morning. Morning. Tsaka si Adonis. Good morning, Adonis. Morning. Ayan, fence grills na po sila rito. Dala na rin nga po natin yung mga cylindrical na gagamitin po dito sa gate. Ayan, meron tayong service gate. So, isa lang yung opening nito. Tapos, meron tayong mahabang gate dito. Yung isa folded, yung isa naman swing door. Pareho silang mga swing door. Ayan, kada isang panel, tatlong cylindrical hinges yung gagamitin natin. Ayan, may abang na tayo dyan. 16mm yung abang natin. Okay, boy. Good morning po. Morning, yeah, good morning. Yan na yung 6 branches natin. Yan, panel breaker. Kasama na po dyan yung additional ni sir para doon sa dalawang aircon. Huwag mo na patayin, Neil. Sagit nanta. Good morning, Jamil. Good morning! Asan na yung alawa? Rosaria? Andito eh. Andiyan pa rin? Alamat. Ayan, masilya naman, electrical. And welding jobs. Okay, ito muna yung update dito. Mag-iingay na po sila. Sige lang, okay na. Ito lang bakal. Dito naman tayo sa second project natin. Ay si Kuya Richard. Good morning, Kuya Richard. Good morning. And tsaka si Tam Tam. Good morning, Tam. Ano? Hindi na ba masakit ulo ba? Ayan na. Tsaka si Ricky, good morning. Good morning. Ayan na. Bali, nagsasalandra po sila ng buhangin. Yung buhangin na gamit-gamit natin, mga karosa na yan, Pampanga. Yan, Pampanga. Para kapag binistay talaga, makuha natin yung pino. Okay, assignment natin dito. May konti pang mga plastering. Yan dito, ayan. May plastering pa. Bali, magpapaalam na lang po kami na tanggalin po itong mga alambre nila. Pero ano na sa kanila yan, maganda na sa kanila yan pag tinanggal kasi ginawa lang naman nila yan nung wala pa pong pader dito. Ngayon may pader na. Hindi na nila yata kailangan ng alambre. Ayan, bali tiling sa harapan lang po ng mga poste. Ayan, sa harapan lang. Bali, ang sukat niyan 150 dun sa footstep, dun sa standard.
since nandito tayo sa pinaka naka-elevate kasi ng konti ito. Nandito tayo sa natural ground level, ano to. Anim na tiles ang magagamit. Nasa pumalo na yan ng 180 pag sinukat po dito sa flooring. Ayan. 180 kaya anim kada isang poste. 30 by 60 yung gamit natin. Bali sa dalawang poste, anim na tiles tapos hahatiin sa gitna. And then plastering sa wall cladding. Ito may design to. Bali yung design niya gagatlaan ng ano ng bricks. Yung pa-bricks yung gatla. Yan para sa plastering. Yeah, start na po sila rito. Dito naman tayo sa port project sa phase 4. Yan, batiin natin si Kuya Jun. Good morning po, Kuya Jun. Good morning. Good morning, boss. Yan, good morning. Yan na. Lahat ng mga kasama ko nasa abroad. Hello there. Good morning. Kuya Jun, may kailangan ka ba dito? Oo, boss. Yung ano, isang masintik kasi ito. Dapat ito na-sprayan ko na hapon eh, wala na akong masintik. Ah, sige, walang problema. Sabi dito, meron pa doon dito eh, wala na naman. Wala ka na makita. Oh. Sige, mag-ano muna. Baka nagamit na ng tropa. Baka meron kang gustong isabay pa. Ayan, lucky spot, meron pa ba? Siguro boss, baka makasabay na yan. Kasi wala na naman eh. Ah. Yan na lang eh. Oo. Ito, ano yung naman to? Ito, mga pintuan na ito. At saka ito, makakasabay na yan boss. Makakasabay na, mm-hmm. Okay. Tapos, boss, teka lang ah. Sige, isusulat ko, kuya. Okay. Magtatapusin ko muna itong ano natin, assignment. Okay, okay. Boss. Okay. Bali, ang assignment natin dito, more on masilya. Yan, masilya. After nung masilya, pag pumasa na siya sa mga preparasyon, makinis na, doon na tayo mag-a-apply ng primer. No, kuya, no? Boss. Magpa-primer na. Pagkatapos natin na masilya. Prepare ng masilya. Siyempre, may mga timing to. Hindi naman pwedeng pagkapahid na masilya tapos pinakinis mo eh i-apply ang kagad. May timing, kailangan tuyo. Yan, tuyo siya. Ayan na. Ito na yung mga nagagawa. Puro masilya lang talaga dito sa umpisa. Yung design nito, finish outcome, makikita na talaga natin yung bandang gitna, pahuli na. Okay, lilista muna namin ni Kuya Jun yung mga kailangan niya dito. Boss, linaan na po yung binigay ni Master Jun yung yung kahoy. Kahoy? Yung ganito. Kasi ba doon pa nagturo ng kulay na gusto mo? Ah! Baka nakuha nila, no? Nilinis ko pa yun eh. Nilinis ko. Okay. Sige, yung PVC panel. PVC panel na pagkokopyahan mo. Asan na ba? Sige, hanapin muna natin. Tapos yung pa, boss. Yung ano, extend yun. Pabili na kasi ako. Sige. Bali, okay na tayo rito. Mamaya nga pala, dalawa na yung magtatrabaho rito. Si Kuya Dindo lilipat na rin. Ang una ipapagawa natin kay Kuya Dindo rito at kay Kuya Jun, ipapasegregate ko yung mga gamit nila sa pintura. Para every time na may kailangan, mamumonitor natin. Kasi mahirap po yung ano, yung bili tayo ng bili pero meron pa. Pero sa nakita ko naman, dinouble check ko, yung mga kailangan ngayon na pinalista ni Kuya Jun ay wala na po talaga. So mahalaga rin po sa mga pintor na ano na masinop po talaga sa gamit kasi diyan po yung ano eh diyan po yung may mga maliliit na item, may malalaking item minsan nakatago lang po sa gilid at hindi natin namamalayan na meron pa pala. So yan, napapasalamat tayo sa mga kasama natin ngayon kasi kahit paano hindi tayo nadodoblehan ng gamit. Yan, mahalaga po 'yon lalo-lalo na sa mga pintura kasi yung mga consumable materials din dito. Maliliit lang. Kaya kailangan nakasegregate po. Kaya mapapansin nyo ngayon, medyo magulo pa yung area rito. Pagpunta po nila ni Kuya Dindo rito, anin po lahat yan, iaayusin na po nila yan. Yan ang ipapagawa po natin sa kanila mamaya. Sa ngayon kasi, pinapokus muna natin si Kuya Jun talaga dun sa mga ginagawa para may natatapos tayo. Ayan, nakakarawas dito tayo sa third project. Kahapon, lagi na yung binabangkit sa vlog, panlaban na to. Ibig sabihin ng pan-turnover na. May mga konting retouching na lang. Ganyan naman tayo rito sa trabaho natin. Ayan bali. Ito nga pala yung tile grout 19. Kuya Dindo, good morning. Good morning. Okay, Dindo, good morning. Patong ko dito kuya, okay lang na. No? Linis naman. Yan. Hindi na muna tayo papasok sa loob dahil malinis na yan. At galing po tayo kanina dun sa mga semento.
sementadong area sa basics para hindi na masyadong lilinisin pa. Okay, dito pakiabangan na lang po yung aming final video. Meron pa ako mga hinihintay dito kasi ako rin po yung magre-receive ng mga appliances and furniture ni Sir dito. So bibigyan natin to ng final video, full details para po sa ano, para po sa turnover, di ba? So okay naman na po lahat, nagpa-function lahat, tapos ilaw ayos, waterline ayos din, floor drainage okay din. Tapos sa mga paint retouching okay din. Ito bahagya medyo malinis na. Di ba? Kailangan din po 'to, hindi natin iiwanan na madumi para na rin po doon sa naka ano rito. May ari nitong unit na 'to. Tapos yun sa poste, yan may mga konting retouching yan. Mga gilid-gilid para malinis naman pong iiwan. Kasi may mga lumagpas na pintura po dyan. So, yan lang po muna. Ah, Kuya Dindo, ang unang assignment mo doon, pagtulungan nyo ni Kuya Jun yung segregation, ha? Ay, alam mo na yun, lagi mong ginagawa yun. Para mamaya pag binalikan ko, maayos na ulit. Yan. Paano yung tubig dyan, Kuya? Kaya mo na yan? O, sige. Bibitbitin ko yan, sir. Paano? Oh. Eh, lagay naman. Dadalhin ko na lahat yan doon. Sige, kung sige. Niya, salamat, Kuya. Yan na. Lagay mo muna ilalim yan. Kasi may hirapan na yan. Mamahirapan ka na masilyahan yan kapag ka. Marami na ba? Siguro. Hindi, ito madali na to. Kaya-kaya mo na to. Yung ilalim na. Kasi ilalim niya may gano'n. Yan lang naman yung kailangan mo na naipos. Meron na dyan. Para pa. Oo, meron dyan. Galing na tayo ng hardware. Ayan na, unti-unti natin kinukompleto yung mga kailangan ni Kuya Jun dun sa overall paint dun sa port project. Dito tayo sa phase 1. And si Master Jojo, good morning. Good morning. And good morning, good morning. Tsaka si Louie, good morning Louie. Good morning. You know, water heater line na po. Bali, PPR pipe yung ginagamit namin para dito sa shower area. Ayun, sa linya ng shower. Itutuloy lang yung mga installation ng tiles dito sa walls muna. Medyo matrabaho, may dalawa tayong niche. You know, isa rin po yan sa nakakadagdag ng trabaho kasi matagal po gawin yan, yung niche na yan. Tapos, alalay lang tayo sa tiles material. Sana to, Joe. Pintuan na, Joe. Ayan, pintuan. Dito. Bali, ang hiniling ni ma'am dito, dalawang layer. Sabi ko naman sa kanya kung ano lang yung kayang gawin dito sa loob. Kasi kapag dinalawa natin to, parang pag nagsampay tayo rito sa hanger rod, yung damit natin sumasayad na sa, ano, sa flooring. Kaya isa lang yung kayang gawin. Tapos isang drawer. Dito, nagbigay na po tayo ng plano. Ito nga po pala yung pwedeng gagawin dito sa computer table tsaka sa closet. Combination na po yan. Yan. Meron din dito, overhead cabinet. Tapos yung pinakahuli, yung ating bed box. Yung, mga yung bed box niya, bali yung bed box niya, may mga drawer sa ilalim. Tapos may mga swing door sa flooring, sa papag. Tapos dito yung ano na lang, TV console, shelves. Saka yung ating additional na shoe rack. May ano rito, shower bulb. Nakita mo? Alam dyan ah. Siyempre, doon lang kami kumukuha ng basihan sa shower bulb. Multi-point po kasi yan, kaya dalawa yung pihitan niya. Sa mga kahoy po, alalay lang kami. Kasi ang mamahal po nito. Yung mga ginagamit po namin na plywood na 3-port, ang mamahal po niyan. Nag-range po yan sa 1.6 to 1.5 do. Yan, local ma rin po yung gamit namin. Yan hindi, sa edge. Kindry. Kindry din po ito.
Kaya magaganda po yung tabas kapag bumili kayo, maganda na. Hindi na masyadong lilihain o hindi na masyadong kakatamin. Makinis na kagad. Kaya alalay lang para sakaling magkulang, pahabol na lang. Dito tayo sa all home ni Mrs. Yung ginawa namin bed frame, kailangan po ng rubber putting nun. Ayun na, 2x2. Ito yun na. Ayan, 2x2 yung ginamit namin. Para hindi po magasgasan yung tiles. Ayan. Ayan, sakto, apat. Apat na piraso. Yung handrail na ginawa namin, papuntang loop bed, ito kailangan din. Ayan, heavy duty na to. Yan para dito sa project natin sa phase 3. Dito na lang, next. Yung tiles na kailangan natin doon, more than 40, kasi yung installation niya alternate o yung parang running band. Ang nakuha ko lang dito, nasa 34 piraso. Kasi yung iba may basag. Pero magpapa-interbranch naman po yung nakausap natin na staff dito. Yan, bali 34 piraso, 4,217.50. Yan. Bali sa toilet and bathroom to, dito sa project namin sa bago, sa pastry. Yan, maaga na po tayo magpapabali. Para pag uwi nila ng tanghali, kailangan po sa bahay nila. May basag daw. Ah, may basag, kuya? Mga ilang piraso po? Isang piraso. Isang piraso, sige, okay lang. Kuya Richard. Kuya Richard, bale. Giling-giling. Sige, titingnan ko. Tam, babali ka, Tam. Hindi, babali. Bale? Hindi. Hey, Ricky. Ricky, ikaw. Dino, paso. Ay, paso. Very good. Very good. Sino pa kasama nila dyan? Silang tatlo lang. Okay. Ayun, doon tayo sa kabila. Sunod. Okay, dito naman tayo. Yan. Babali. Mel. Yan yung binabali nila ngayon pang ano to, pang budget lang hanggang Sabado. Marvin sa bandit. May bandit. Donis. Kuya Boy. Ay, Pasko na naman. si Mel. Tsaka tawagin mo si Chichi. Pwede, pero pwedeng hindi bumali. Hindi bumali? Oh, very good, very good. Sira na ito buhay niya. Oh, sira na. Kaya sa'yo. Sa akin na naman. Pati ikaw, kuya. Babali ba? Patingin, kuya. Uy, ang ganda. Ayan. Sakto na yan. Ganda. Bakit babali ako? Kuya, hanggang 500 lang tayo, ha? Oo, ha? Kaya din daw ikaw? Hindi ako. Ha? Hindi. Very good. Okay. Ayan, mga karos, after break time, labas tayo. Dediretso kagad tayo rito sa may tile center, sa may City Mini Home Depot. Yan, nabanggit ni Kuya Richard yung nag-install ng tiles na may basag yung isa. Yung kalahati lang naman yung makukuha niya. Yan, bibili tayo isang piraso lang din. Diretso na tayo sa phase 4 kagad. Tsaka sa phase 6.
Let's go. Thank you, pre. Yeah, isang piraso. Ayan na. Bali, may deliver po tayo ngayon dun din sa dalawang project natin na Athena. Ipapasabay ko sana to kasi nag-aalangan akong balhin dahil isang piraso lang. Pero baka naman makakalimutan nila. Eh, hindi naman to madaling mabasag. Matibay naman tong tiles na binili natin. Okay. Okay na tayo rito sa may ano, sa paradaan. Yan, diretso tayo sa phase 6. Bali, yung delivery, i-re-receive na rin natin doon. Ayan, dito na tayo sa phase 6. Ayan, nakabalik na tayo, sakto-sakto. Nagbibigay na rin tayo ng update, ayan yung ating delivery. Ayan. Okay, ito yung ating kulang na tiles, yung kinakabit nila sa poste. Nakompleto na po yan. Update dito, tiling para doon sa harapan ng poste. Plastering at saka yung ginawa nating planter box. Ayan eh. Ayan yung plant box. Pagdating dito, putol na to kasi nandito yung faucet natin at saka yung floor drain. Ganda, no? Ganda ng pagkakagawa. Ayan, dito sila magaling sa mga kantuhan. Ayan, magaling yung mga kasama natin dyan. Eh, hindi naman ano yan, hindi naman ito ganun kalaki. Yung loob nito nasa 20 lang. Tapos nasa 30 lang yung sakop niya kasi yung hollow block pala gis. Pagdating dito, hindi na natin pinaabot sa poste. Sa dulo kasi magmumukha na maliit na tingnan. Yan, may allowance tayo. Diyan, pwede pa maglagay si Imam ng paso dyan. Maganda yan. Diba? Ayos. Okay na, bali yung tiles delivered dito, gagamitin doon sa kitchen counter at saka yung sa flooring na itong ginawa natin extension. Yan, matagal pa naman may kakabit yung kapag nabaklas na po yung mga pamorma po dyan sa loob. Okay, final update na rin tayo rito sa first project tsaka sa third project. Dito sa third project, itinutuloy lang po yung mga excavation according to sa lalim at sukat po ng ating excavation. Tapos nagmove na rin sila ng lupa dahil medyo marami na yung nahukay. Ayan, tambak na po sa likod, sa gilid. Tsaka dito naglalagay na po ng lupa. Itong materialis na bago para to sa installation ng tiles sa second floor. Yan, nakukuha tayo ng mga bistay dyan. Okay, may konting issue tayo rito sa gate. Bali, nagawa na po namin yung mga gate. Then yung haba pala nung ano, nung haba po nung sasakyan ni Sir is 4.5 meters. So sa 4.5, lagpas na ho yun dito. Yun ah. Yan, lagpas na siya. Medyo mahaba pala yung sasakyan. So kailangan may allowance tayo. Every time na magpa-park po yung client owner, dapat hindi naman po nakadikit dun sa pader. So mangyayari, medyo bended to. Bali, ang sa plano, bali sa plano, ang ginawa po lang namin is tatlong panel lang, dalawang folded, tapos ito dito swing door. Mangyayari nito, apat na, pero maglalagay na lang po kami sa gitna ng medyo maliit na folded gate magkabilaan. So ito na yung sample o yung isa. Ayan. Yan, ganyan po ang kakalabasan. Tapos merong straight line dito na gate which is napopold din. So yan, yan ang ano natin dito. Bali itong nagawang isang frame, puputuli na lang po yan. Tapos gagawa ng panibago. I-adjust kami ng konti. Tapos ito na nga po pala yung ating napakatrabaho ano nakabatawag dito. Nakabatawag dito, log, nakalimutan ko. Nakakurbada.
Yan bali yung framing ko nakakurbada. Yun na din yung mga bracing niya. Ayan. Kaya lahat po yan may hati. Matrabaho lang po talaga to para makuha natin yung curb, yung kurbada ng ating fence grills, tsaka ng poste at tsaka ng cladding. Yan. Para mag-accurate sila. Ayan, nasa gate na po kami. Gate stage na. Yan, kahit pa paano po eh, marami na rin nagagawa. Yung isang ano nga po pala rito, isang gate, gawa na rin po yan dito para rito sa service. Yan, para magkasya yung ni sir, yung sasakyan niya. So ginawa lang po na lang namin ang paraan to. Yan, folded na lang, folded. Pero dapat 3 layers lang, magiging 4. Tapos sa gitna, ano na lang, dalawa maliit. Yan, para hindi na masayang yung materials. At saka yung design, ganun pa rin naman. Yan, para hindi na rin umulit. Yan. Okay, final update tayo. So, nandito tayo sa 4th project sa phase 4. Bali, si Kuya Dindo nga po pala nag-half day, nagpaalam na mamaga po yung kanyang ngipin. Yan, mas maigi, ipahinga muna, no? Tapos, bawi tayo sa mga susunod, Kuya Dindo. So, ito. Pero kanina, nung nag-usap kami, nakapag-segregate pa siya rito. So, ito, bigay na tayo ng update. Ayan na. Bali, yung ano naman, yung bed frame, ginamit muna namin yung stock file. Total naman ito, hindi naman po kagad mapipinturahan. Bali, final na po ito. Panghuli na. So, ayan, nakasegregate na po yung mga gamit namin. So, importante ito. Para may stock file tayo, kapag may kailangan, at least titingnan muna natin dito bago natin bibilin. Tsaka, lagi silang may stock ng gamit. Okay, ano ba yung topic natin? Kakamustahin po natin yung pinagagawa natin sa pintor, kung pasado ba sa design na nai-imagine natin para rito sa mga pintuan. Ayan, si Kuya Jun. So kanina, nung bago mag-break time, nagpakita po siya ng sample. Ito po yun. Ganda. Ganda. Sana ma'am, sana Sir Jun, tsaka ma'am Mercy na gustuhan nyo. I just want to say hello to Mr. Clouds. Hope you like the color of our creation door, of your door, and especially hope you like the design. Yun, no? Yun. Ikaw pala ang kailangan ko dito, Kuya Jun, kapag nandito si Sir Cloud. Okay. So tayo naman po ay nakakaunawal at nakakapag ano naman elaborate ng English. Pero mas magaling to si Kuya Jun dahil napakatagal nito sa Saudi ba yon, Kuya? Saudi po. Saudi, sobrang tagal. Yeah, master siya dyan sa Saudi. Kaya magaling po siya sa mga ganito. So ito na yung design. Ano ba matatawag natin na design dito, Kuya? Ano yung pwede pangalan natin dito? Ano ba yun, boss? Wooden, hand-painted wooden design. Yun, hand-painted wooden design. Hand-painted wooden design. Yun ang napakaganda nga naman. Kasi ito, mga Karos, may tinatawag na natural look yung pinto. Nung binili natin to, nag-iwan siya ng natural wood look. Yun nga lang, nung minasilyahan natin to, ganito yan, binura natin. Ayan o. Maraming purpose kung bakit natin siya binura at minamasilyahan. Siyempre, una, para maging matibay din yung kahoy, protection. Pangalawa, para makapagbigay po tayo ng natural, ano yung kuya? Natural effects. Natural, hindi, yung binanggit mo kanina. Natural hand-painted wooden design. Yan, ayan ah. Okay, bali, hand-painted na to, hindi na to yung pinaka-natural wood look na design ng kahoy. Ito, okay. Hand-painted na. Also. Yan, hand-painted. Tapos kapag inipitan na po yan ng mga sealer at saka ng final, ng lacquer, mas lalo pong gaganda. Ayan, yan po yung design namin sa pinto. Ayan, sana po magustuhan nyo. Boss, pero to, ang gusto mo dito, dadak natin? Yes, dapat. Para may parang underlining tayo, no? Mas buhay po yung ano, Kuya Jun. Okay. Yung design na ginawa mo sa kada panel. Alright.